Natalo nga ang Gilas Pilipinas sa Jordan kanina at nabahira na nga ang ating record sa ating bracket. Hindi nga natin na-sweep ang ating bracket at tayo'y nagtapos sa 2-1 record. Samantalang ang Jordan naman ay 3-0 at advance na nga sila sa quarterfinals. Ngunit ang Gilas Pilipinas naman ay hindi palaglag at maglalaro pa sa qualification match. At sa mga nagsasabi naman na bakit daw natambakan ng gusto ang Gilas Pilipinas, well, kumpara naman sa naging practice ng Jordan na umabot ng buwan, sa practice naman ng Gilas Pilipinas na almost 1 week lang, eh hindi na nga nakakapagtaka yun. Ngunit alam nyo ba na pabor pa sa Gilas Pilipinas ang kanilang pagkatalo dito sa Jordan? At ang Jordan naman, kahit nga natalo nila ang Gilas at diretso na sila sa quarterfinals, ay mukhang nahulog naman sila sa pinakamalalim na patibong dito sa Asian Games dahil mukhang mahirap talaga ang makakalaban ng Jordan sa semifinals. Kung titignan kasi natin itong game bracket, no? Itong Jordan ay pasok na sa quarterfinals. At maghihintay na lang ng mananalo sa Saudi Arabia at sa makakaharap ng Saudi Arabia sa qualification match. At ang makakaharap nga ng Saudi Arabia sa qualification match ay Chinese Taipei. At sino man ang manalo dyan, Chinese Taipei o Saudi Arabia, ay kayang-kayang talunin ng Jordan. Samantalang ang China naman ay pasok na rin sa quarterfinals at naghihintay na lang kung sinong mananalo sa qualification match ng laban ng South Korea. At ang makakalaban nga ng South Korea sa qualification match ay Bahrain. At paniguradong kahit sinong manalo doon sa Bahrain o Korea ay tatalunin ng China dahil napakalakas nga ng China. At unang-una ay home court advantage nga. At siguradong magtatapat sa semifinals ay Jordan at ang China. Kaya naman nahulog talaga sa patibong ang Jordan at paniguradong hindi sila mananalo sa China dahil alam naman natin na home court advantage at malakas talaga ang China. Kaya naman mangyayari dyan ay early exit sa Jordan. Samantalang ang Gilas Pilipinas naman, kahit nga natalo tayo sa Jordan, ay may laban pa nga tayo sa Lunes at makakaharap nga natin ang Qatar. Ang Qatar naman sa tingin ko ay kayang-kaya namang talunin ng Gilas Pilipinas dahil isa lang ang naging panalo ng Qatar at sa Indonesia pa ngayon. Kaya naman kung matatalo nga natin ang Qatar sa Lunes ay didiretso na tayo sa quarterfinals at dun nga ay nag-aabang na ang Iran. Sa tingin ko naman ay kayang-kaya namang talunin ng Gilas Pilipinas ang Iran. At kapag nga nalagpasan natin ang Iran ay papasok tayo sa semifinals at dun na nga natin makakaharap ang Lebanon o kaya naman ang Japan B. Ito nga yung team B ng Japan. Kaya naman kahit nga natalo ang Gilas Pilipinas sa Jordan ay mukhang pumabor pa sa Gilas Pilipinas ang pagkatalo natin. Kasi mantakin nyo, naiwasan natin na agad makalaban ng China sa semifinals. Maraming ang mga komento na talaga namang pabor na pabor sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas dahil nakaiwas nga tayo agad sa China. At maraming ang nagsasabi na nice move daw ang ginawa ni Coach Tim Cohn na kahit natalo ang Gilas Pilipinas ay at least yung mga makakaharap natin ay sa tingin naman ng lahat ay makakayang tapatan ng Gilas Pilipinas at malaki nga ang chance nating makapasok sa finals ng Asian Games.